Paano ba maghiwa ng onion? Kailangan natin ng onion dito eh. Right, usually po, pag may onion tayo, buo yan, of course, hihiwain mo sa gitna. Yes? Diba? Para mas madaling mabalatan, hiwain mo muna yung edge. Yung kabilang edge, kabilang edge. Tapos half mo. Pag half nyan ngayon, madali nang tuklapin yung balat. Ayan. Diba? Tapon mo na. Okay, malinis na ngayon yung onions mo. Paano ba hiniwa ang onions? Okay, ang style po dyan, usually pag naghihiwa kami ng 3 kilos, 5 kilos na onions, sa bibig po kami humihinga. Okay? Para hindi kayo maiyak. Sensitive kasi pag dito. Sa ilong, iiyak ka talaga. Paano ini-slice ang onion? Pwede ba natin close up? Kuchilyo. Paano ba umawak ng kuchilyo? We have chef's knife over here. Paano ba hinahawakan yan? So, meron kang 5 fingers. 3 fingers sa handle. Pointer finger sa blade. Thumb, blade. Y, guide. Wala naman siguro naghihiwang ganyan, no? Diba? Alright? Ganyan, buo. Okay, may natural lines ang onions, no? May kita naman yan, diba? Susundan nyo lang yan. Okay, huwag nyo ibahin ang sistema. May natural lines yan. So, slice nyo lang. Rocking motion, ano? Yung kutsilyo po, rocking motion. Yung kamay, itago nyo, yung daliri. Tago po dyan, cat's claw. Yung kuko, grip nyo yung onion. Pero magupit kayo ng kuko. Bawal yung may cutics. Okay? Sarado nyo ganyan. Huwag po ganyan, kasi may kukong kasama yan. Tago nyo lang. Alright? So, pag nag-slice kayo, rocking motion. Whatever happens, rocking motion. Okay? Rocking motion. Okay? Mas mabilis. Mas matalas yung kutsilyo. Mas maganda. Okay? Okay? Meron ka ng slices. Usually for stir fries, no? Chinese cuisine. Yep. Question, chef. Gusto namin dice. Small dice. Again, may natural lines yung onions. Kunin mo lang yung natural lines. Slice. Slice. Pero wag mong ubusin, no? Wag mong hiwain whole, no? Slices lang. Iwan mo yung root part para buo pa rin yung onion. So, slice. Eh, ano ba yan? Yung aking kutsilyo, pumapalya. Okay. So, yan po siya, buo, no? Natanggal na yung sa ilalim. Alright, nahiwa natin siya. Vertical ba tawag dyan? Horizontal? Bahala kayo. Next, paano gagawin ko? Diagonal naman. Slice, slice, slice. Yup. So, meron ka na ngayon dice. Mas maliit, eh, mas maliit ang hiwa. Mas malaki, laki ang panhiwa. Dice. Alright? Walang umiyak. Hindi ako umiyak. Alright? So, at this point, teka, tagal na uminit na ito. Gawa tayo ng something very Chinese. Sasabihin natin sa Szechuan. Szechuan chicken. Hot sautéy pan. Konting oil. Tagal uminit ah. Kanina pa yan ah. Dito kaya. Eh, mas mahangin dito eh. Okay. Susutayin na natin yung onions. Iyama mo lang siya dyan. No? Tendency kasi sa atin, pagkalagay ng onions or whatever ingredient, sige, halo lang. No? Hanggang madurog. Hayaan nyo po siya dyan. Hindi naman kayo inaano eh. Hayaan nyo lang. Why? Kasi kahalo nyo po. Paghalo mo yan, lumalabas yung init. Kaya ka nga nagluluto para may init. So, balik mo lang siya dyan. Okay? Halo mo siya after 20 minutes. Ay, 20 minutes. 20 seconds, 10 seconds, di ba? Huwag ka lang maligo. Pagbalik mo, sunog na yan talaga. No? Huwag ganun. High pressure burner, within 1 minute, luto na po lahat. Yun ang advantage ng high pressure burner. Okay, yan mo lang siya dyan. Add mo na yung chicken. Chicken breast fillet. Available din po sa loob. Okay, gamit natin chicken breast fillet. Ngayon, chicken pwede pong i-marinate yan. Marinate mo sa Knorr hoisin sauce. Ayan, and Knorr oyster sauce. Yung dalawang product na ginagamit natin yan. Alright? Knorr hoisin sauce, Knorr oyster sauce. Hoisin sauce, gawa po sa bean, no? Black bean or tausi. Fermented, plus merong red food coloring. Usually, sauce ng Peking duck. White chicken, roast chicken, no? Okay? Oyster sauce, self-explanatory po yung oyster sauce. Sauce halos lahat ng lahat, di ba? Okay, toss natin. Okay? Then, pwede natin glaze ng konting white wine, maya-maya. Add ka na ng konting oyster sauce. Konting hoisin.
Yan. Ito yung hoisin sauce na red. Konting onions. Garlic pala, sorry. Saan yung garlic natin? Ayun. Garlic. Tapos, this is very Asian, very Chinese, no? Maglalagay tayo ng, hindi ko nasasabihin yung brand. Kilala nyo na kung sino yan. Chili garlic sauce. Okay. Oh, okay. Chili garlic sauce. Lagay mo lang konti, chili garlic sauce. Tapos lang natin let. Ganda nung color, oh. Kita ba? Hayaan mo lang siya dyan, no? Kasi pag halo ka ng halo, mas lalong lumalamig, mas lalong mas matagal. Hayaan mo lang siya dyan. Okay? Naamoy nyo na ba? Ako naamoy ko na yan. Very nice. Gusto mo na spring onion? Pwede ka na maglagay ng spring onion. Okay? Nasa yung chicken natin? Nandun. Mamaya. Teka lang. Alright. Pause lang natin ulit. Konting white wine. Pwede rin po rice wine. No? I'm using po Paul Masson Chablis. No? Yung white wine nila. Again, maybe we can call on our friend again from Future Trade. No, si Sir Sandy Morales. Palakpakan po natin siya. Come on. Okay, Sir Sandy, kumusta? Ano bang una natin pinatikim? Then, ano bang rules sa wines? Preferably po, ang pag-inom ng wine from light to dark, kapareho rin po nung sa pagkain natin. Okay. Di ba usually, yung mga light dishes, sinuuna natin. So, mas bagay rin po na white wine muna, and then mamaya-maya yung red. And then, yung sa pag-pairing naman, sa food pairing, mas maganda yung hindi sila nagtatalo ng flavors nung dish mo. So, usually yung white wine ginagamit natin sa pasta and light dishes, and then the red wine sa meats with heavier sauces. So, dun sa una nating dish yan, mas bagay yung white. And then, pag pinatikim ni Chef Pao yung next dish, i-prepare naman natin siya with the burgundy. Wow! Thank you po, Sir Sandy. Thank you. Alright, going back to our recipe. This is, I call this one Szechuan chicken. No? So again, lagyan natin yung red, chili garlic sauce. Red kidney beans. Chili garlic sauce. Nalagyan ko na ng oyster sauce, hoisin sauce. Tikman na natin ngayon kung ano yung base flavor niya. Oy, good. Sarap na. So, yung ipipare kong gulay dito, yung bok choy. Okay, actually, from here, pwede ka na maglagay ng bok choy. Bok choy is parang native pechay. Kaya lang ang bok choy, green ang stem. Mas green yung stem. Pre-blanch. Okay, slices, pre-blanch na po yan. Tapos very Chinese po ang lasa neto. Alright? Konting sesame oil. Konting ngoyong. Ngoyong or yung five spice ngoyong. Dami. Ayan, dami. Konti lang. Very strong po ang flavor niya. Konting North chicken powder. Ano yung North chicken powder? Direct replacement for salt, pepper, or MSG. North chicken powder. Yan na po yan. Yan yung seasoning natin. Toss lang natin. Okay. Nakita ba? Very nice, no? Colorful. Ang ganda ng kulay niya. Ayun ng spring onions. Very aromatic, very fragrant. Pre, Chinese yan. Hindi ko na sabihin yung brand. Mani. Lagyan mo ng mani. Alright. Ayun, may mani dyan. Okay. Gusto mo mas maanghang? Lagyan mo ng chili. Pero may chili garlic na po yan. Okay? Toss natin ulit. Alright? Alright. Toss natin ulit. Tamyao as garnish. Yan. So once again, yun na po yung ating chicken. No? Pwede natin sabihin ganun. Szechuan chicken stir fry. Ngayon, wala pong recipe. Ngayon lang po ito. Palakpakan naman. Come on! Again, we use nor teriyaki at nor teriyaki, nor oyster sauce and nor hoisin sauce plus nor chicken powder. Tatlong products po. Yan na po siya. No? Pwede na natin ito itabi. Meron pa tayong isa pang pa. Tapos gawa naman tayo ng sauce naman para doon sa big batch natin. Mainit pa yung saute pan. Okay, good. Konting water. Okay. Konting white wine. Ayan mo lang siya mag-simmer dyan. Konting oyster sauce. Konting hoisin. Habulin mo lang yung lasa. Ano na sekreto dyan? Habulin mo lang yung lasa.